In this video, tuturuan kita kung paano tayo mag-i-invite ng ating mga estudyante at ang ating mga co-teachers via email sa Google Meet. Hello, what's up mga suke? Welcome back sa channel ko. Sa lahat ng mga bago at hindi pa ako kilala, ako nga pala si Sir Pen, ang inyong math teacher, ang inyong libreng math tutor at isa ding tech enthusiast. At ngayon, tuturuan kita kung paano tayo makakapag-invite ng ating mga co-teachers at ng ating mga estudyante sa Google Meet via email. Eh bakit kailangang sa email pa? Eh pwede namang isend ang link sa mga GC. Well, this is a form of security para hindi madaling ma-send or ma-share yung ating mga links sa Google Meet para hindi madaling makuha ng kung sino-sinong tao at hindi sila makapasok sa meeting ng may meeting. So wag na nating patagalin to. Let's get it on. To be able to invite our students and co-teachers via email in Google Meet, the first thing that we need to do is to create an email list. There are several ways on how we can create an email list. Pwedeng mano-mano or manual, or pwede rin naman nagagamit tayo ng Google Forms para makolect ang mga official email address ng ating mga estudyante. Well, in my case, I'm going to use Google Forms to collect the emails of my students and my co-teachers. At ito na ngayon. Upang ma-invite natin ang ating mga estudyante via email sa ating mga Google Meeting, kailangan nating magkaroon ng isang email list na kung saan nandun nakasaad lahat ng mga official email address ng ating mga estudyante. And to create an email list, gagamit tayo ng Google Form para makolekta natin yung kanilang mga email. Click natin tong ating browser. Dito sa siyam na tuldok na to, hanapin natin yung ating forms. Or you may also use the search engine, typein lang natin yung forms.google.com. And then, may na-create na ako na Google Form. So in our Google Form, in-explain ko talagang maigi kung paano nila pipilapan yung kanilang Google Form na ito at kung paano kung gaano kahalaga na dapat tama yung kanilang email na i-indicate, kasi kung mali sila ng encode, hindi rin sila makaka-join sa ating mga Google Meeting. So, nakalagay rito yung kanilang email address. So, kukolektahin ng form na to, yung kanilang pangalan, yung kanilang section. And then, i-check natin yung kanilang responses. So, nandito na natin makikita yung kanilang mga responses. At kapag tapos na nilang sagutan nito lahat, magkakaroon ka na ng email list. Ngayon, upang makita natin ang kanilang mga responses sa isang Google Sheet, i-click lang natin tong color green na to, View Responses in Sheets. And then magkakaroon tayo ng another tab na kung saan dito na natin makikita yung kanilang mga responses. And instantly, nasa Excel na itong ating file na to at pwede na natin siyang magamit in inviting our students. So in my case, ang gagawin ko na lang, ida-download ko na lang ito. So i-click ko yung file and then ida-download ko siya in Microsoft Excel. Ayan, so after downloading, i-open lang natin yung ating folder. Tapos open natin yung downloads. Tapos makikita na natin dito yung ating downloaded file. So ako, in-edit ko na yung aking file. At gumawa na ako ng iba't ibang mga sheets. Halimbawa, ito yung para sa klase ko sa Basic Calculus. Ito yung lahat ng aking mga estudyante sa Basic Calculus. And then meron akong tab para sa lahat ng email. Meron dito all gas, lahat ng TBL. And then meron ako per section. And also, this is very important that you also collect the email address of your co-teachers so that may invite mo rin sila via email para may kasama ka sa iyong online class. Now that we already have our email list, we can invite our students and co-teachers via email in two ways. At ipapakita ko sa inyo yung unang paraan. So, una, mag-open tayo ng ating Google Calendar. So, dito sa siyam na tuldok na to, click natin to, makikita natin yung ating calendar. And then, mag-create tayo ng panibagong meeting. So, click lang natin yung plus sign na to. And then, lagyan natin ng title, Basic Calculus. I-set lang natin yung data, yung information dun sa meeting. Halimbawa, October 26. So, this is 12 PM to 1 PM. Ang klase ko ay mga Emerald. And then, mag-create tayo ng Meet Conference. And then, makikita natin tong part na to is Add Guest. So, i-click lang natin yung Add Guest. Balik tayo dun sa ating email list. So, punta ako dito.
Since Emerald lang yung aking mga estudyante, nandito rin yung aking mga co-teachers, so ikakopy ko lang yung aking email address ng mga bata at saka ng mga co-teachers ko, copy. And then punta ako dun sa aking add guest at ipipaste ko lahat ng mga email address ng aking mga participants. Click natin yung more option. Ayan, so ito na yung mga email address nila. Tapos meron pa siyang nakalagay dito na other options or the guest permission. So kung ayaw na nating mag-invite pa yung ating mga estudyante using the Google Calendar, so i-uncheck lang natin ito. And then ayaw din natin makita kung sino-sino yung mga naka-attend dito sa ating klase. So, i-uncheck ko lang din itong see guest list. Ayan, so after nating maset ang ating mga email address, so ito yung mga email na i-invite natin. So, pag-click natin yung save, so merong magpa-pop up. Sabi rito, would you like to send invitation email to Google Calendar guests? Gusto nating isend sa kanila, then send. So, dito nakalagay yung mga email address ng mga i-invite natin. And then, invite external guest. External kasi ang gamit ko ay DepEd email. So, external sila sa Department of Education. But, it's okay. So, i-invite natin yung mga external guest. And then, by now, naka-receive na sila ng mga email invitation para sa klase namin on October 26. So, ito na yung unang paraan kung paano natin sila may invite via email. The second way is by creating an instant meeting. So, mag-create tayo ng instant meeting. Gamitin ulit natin yung ating DepEd email. And then, i-click natin itong siyam na tuldok na to. Hanapin natin yung meet. And then, pwede tayong mag-add ng instant meeting. Halimbawa ay title natin dito ay Basic Calculus. And then, click continue. So, kailangan natin pumasok sa ating meeting. So, join tayo dun sa meeting na ginawa natin. And then, may magpa-pop up na window. So, pwedeng ito yung iiwasan natin, yung isend yung link personally or dun sa mga GC natin kasi maaaring ma-send ito ng mga estudyante sa kung saan-saan. So, i-click lang natin yung add people. Pwedeng ito yung i-click natin yung add people. And then, ilalagay natin yung mga email address ng mga gusto nating i-invite. Or, pwede rin naman na mula dito sa taas, click natin itong people. And then, dito merong option na add people. Dito, pwede natin i-invite yung mga gusto nating i-invite. So, halimbawa ay, kuha ulit tayo ng another list. Halimbawa, yung mga co-teacher ko yung i-invite ko. Copy. Balik tayo dito. And then, i-paste lang natin dito yung mga email nila. So, ito na yung mga email. So, nandito na yung mga email na ating i-invite. So, nakalagay rito, some email address are misspelled or don't belong to the Department of Education. Make sure you're inviting the right person. Okay? So, if it's okay already, then you may send the email. So, ika-click mo lang to and then masasend mo na yung email sa kanila na invite mo na sila via email. So, yun yung dalawang paraan kung paano natin may invite yung ating mga estudyante and also our co-teachers via email. And by doing this, na-avoid natin yung ease of sending the links to other people. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. Maraming salamat sa inyo. And kung bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe my channel and click that notification bell to notify you whenever I have new uploads na siguradong makakatulong sa'yo sa iyong pagtuturo dito sa New Normal Classroom, especially kapag nag-upload ako every Mondays and Thursdays at 7 p.m. And if you find this video helpful, please give me a thumbs up. And if you have other comments or kung meron ka pang naisip na ibang paraan kung paano may invite yung ating mga estudyante at ang ating mga co-teachers sa Google Meet, please pa-comment na lang dyan sa baba para ma-inform ang lahat at gagawa natin ng video. Uli, ako nga pala si Sir Ben, ang inyong math teacher, na laging nagsasabing, if you cannot change the world, at least make a difference. And this is my way of making a difference. Bye-bye!